Natapos po ang pagdinig kanina sa ikalawang pagkakataon nito pong si Senator Risa Ontiveros kung saan siya po ay tumatayong chairperson sa Committee on Women and Their Children. At ito pong committee na ito ang nilapitan po ng mga di umano'y biktima nito pong si Pastor Apollo Quiboloy, biktima po ng human trafficking, biktima daw po ng pangmumolestya at panggagahasa. Ilan po sa mga testimonya na napakinggan po natin kanina ay ang paglalahad ng isang biktima from other country. At natatawa nga ako doon, pero hindi ko po, I do not want to downgrade kung ano man po yung nararamdaman ng biktima sa kasalukuyan. Pero nakakatawa kasi yung isa sa mga sinambit niya. Ganun pala gusto nitong si Apollo Quiboloy kung paniniwalaan po natin yung sinasabi po ng biktima. Kailangan bagong ligo, kailangan malinis na malinis sa katawan, even pati po yung pag-shave. Alam niyo na siguro kung ano po yung sineshave. Kailangan ganun din po, ano? Tapos pagka may mga nagdadahilan daw na kunyari merong period yung babae, kailangan pang i-double check ng pinagkakatiwalaan di umano nitong si Apollo Quiboloy kung talaga bang meron pong period yung babae at hindi pa pwedeng, alam nyo na kung ano ang ginagawa ng dapat ay sa mag-asawa lamang. Kasama din po sa nakagugulat na revelasyon kanina sa hearing na ito ay ang pagsasabi ng isang witness na ang isang mataas ang katungkulan dyan po sa SMNI ay pinagtatrabaho po siya bilang researcher sa araw, tapos kinagabihan nagmamalimos pa siya sa lansangan. Kapag hindi niya po nami-meet yung mga kota, eh sila po ay sinasaktan. Kahit daw po yung mula sa SMNI na kanya pong binanggit ay nananakit din daw po sa kanya. Naiiyak pa nga yung mga sa pagpapahayag ng mga testimonya nila ang mga biktima na ito. Meron pang pagkakataon na yung isang naimbitehan sa pamamagitan lang po ng communications or virtual communications ay sinabi niya na kahit sila daw po ay sinasaktan, nilalapastangan, minumura nitong si Apollo Quiboloy ay nagiging katanggap-tanggap sa kanila sapagkat yun daw po ay nanggaling sa ama, anak ng teteng talaga. Pero lahat po iyan napakinggan nitong si Senator Robin Padilla. At nung una bumabalanse sa kanyang pahayag itong si Senator Robin Padilla at sinasabi niya na napakinggan niya ang mga samot-saring akusasyon laban po dito kay Apollo Quiboloy. Pero kinalaunan sa kanyang pagpapahayag, sinabi niya kung gaano daw po kabuting tao itong si Apollo Quiboloy at noong panahon pa lamang ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay kakilala niya na ito at nakakasama niya. At pinaka-highlight sa kanyang mga sinabi para mistulang pabulaanan yung sinasabi po ng mga testigo dito po kay Apollo Quiboloy ay hindi daw po humingi ng anumang pera itong si Apollo Quiboloy sa kanya kapalit partikular sa pagtakbo niya po sa halalan. Kayo na lamang po ang humusga kung bakit hindi po siya hiningan ni Apollo Quiboloy ng pera. Pero pakinggan po natin kung ano po ang pahayag dito nitong si Robin Padilla. Aming ginagalang na ginang tagapangulo sa aking pong pagdalo sa pagdinig ngayon, ako po ay naliligayahan sapagkat narinig ko po ang panig ng ating mga resource persons katulad po sa mga taga-gobyerno, naging malinaw po sa akin na ito pong pagdinig na ito ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon. At yun po ay napakagandang senyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras nito. Nakikita nyo ha, ini-establish nitong si Senator Robin Padilla na siya po ay impartial at fair sa lahat ng pagkakataon dyan po sa hearing nitong si Risa Ontiveros. Pero in fairness naman, sa kabilang panig,
ako ay disagree with Senator Risa Ontiveros being the chairperson dito po sa Committee on Women and Children. Kasi as chairperson, dapat impartial siya. Ang problema, ang naging approach po kasi nitong si Senator Risa Ontiveros is accusatory na in nature. At hindi lamang accusatory in nature kung hindi condemnation na dito kay Apollo Quiboloy. O baka maipagkamali niyo po ako ha, hindi ko po kinakampihan si Apollo Quiboloy. I am just saying what is right. And sabi nga natin dito sa programa natin, di ba? Kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. At alam naman natin na ang mga mambabatas is empowered to hear any situations in aid of legislation. And basic, ito pong ginagawa ni Senator Risa Ontiveros, dapat in aid of legislation po ito. Pero ang nangyayari po dito, alam din natin na yan ay paghuhusga na mula kay Senator Risa Ontiveros sa mga nagawa di umano nitong si Apollo Quiboloy. Never pong gumamit ng mga salitang di umano ito pong si Senator Risa Ontiveros, and that is the problem. Kaya tingin po natin talagang hindi po haharap dito si Apollo Quiboloy, lalong-lalo na ito pong nature ng hearing nitong si Risa Ontiveros is crime commission. At meron po tayong sinusunod na proseso pagdating po sa crime commission. Meron po tayong Revised Rules on Criminal Procedure 2000. At yan po, nakatala po dyan from Rule 110 to Rule 120-something, kung hindi po ako nagkakamali, or basta something like that, di ko na matandaan eh. E nakalagay po doon yung proseso kung paano po iimbestigahan, kakasuhan, itatrial at uhusgahan ang isang di umano'y nakagawa po ng paglabag sa batas. At hindi po yan trabaho ng Senado. Kaya dapat sa ginagawa pong hearing na ito ni Senator Risa Ontiveros, dapat gumagamit siya palagi ng mga katagang di umano. Ang problema is talagang certain siya at sinasabi niya pa sa harapan ng publiko na dapat pagbayaran ni Apollo Quiboloy ang nagawa niyang mga kasalanan. Yon ang mali. Dahil senador ka eh, hindi ka po huhusga. Ikaw po ay mag-hear lamang mula sa bawat party kung ano yung mga sasabihin nila, at ikaw naman ay magpo-formulate ng policy para sa hinaharap. At kung kinakailangan, recommendatory in nature lang kasi ang Senado. Wala po silang power to impose penalty. Kaya nga po ang posisyon ko dito mga tol, huwag nang patagalin pa. Kompleto recados na. Meron na pong mga ebidensya, testimonya sina Senator Risa Ontiveros kasama ng mga di umano'y biktima. Ito po ay dalhin na po sa korte at isang pa na. Pag-aaksaya po ito ng panahon at budget ng gobyerno. At ang nakalulungkot dito, tumatagal po yung hustisya na dapat makamit po ng mga di umano'y biktima. Yon ang problema. Ang Senado, hindi po ito makapagbibigay ng hustisya, mga tol. This is trial by publicity. Sinasabi ko po sa inyo yan, hindi para kampihan si Apollo Quiboloy, kung hindi ilagay lamang sa tama. Pero pagdating po sa House of Representatives, ibang usapin po yon. Dapat dumalo po doon si Apollo Quiboloy kasi hindi po krimen ang inaalegasyon sa kanya doon. Ang inaalegasyon sa kanya ay kung pag-aari niya ba o hindi, ito pong Suarasug Media Corporation, kung saan naka-under po ang SMNI, at kung ito bang SMNI ay talagang nakalabag sa kanilang prangkisa. Magkaiba po ang situations dito po sa House of Representatives at saka Senado. Ngayon, balik po tayo dito sa sinasabi ngayon ni Senator Robin Padilla na siya daw po ay peer. Pero sa mga susunod na litanya niya, kayo po ang humusga kung talagang peer nga ba siya. Lalong-lalo na nung sinabi niya at in-establish niya sa harapan ng publiko kung gaano po kabait sa kanyang paningin ito pong si Apollo Quiboloy. Ang lahat ay may boses, pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa, at ganun din po ang pagdepensa naman sa ng ating inaakusuhan. Napakaganda po ng ganitong pagdinig, sapagkat ang Senado, ito pong aming institusyon, ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino, ano man ang katayuan mo. At kayo naman po dyan sa executive,
kayo po ang mag-i-implement niyan. Kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo, bilang isang, ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado, sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si... Ito na. Ito na po yung paglalahad ni Senator Robin Padilla ng kabutihan daw nitong si Apollo Quiboloy. Do you think this is necessary for a senator to make this statement favoring Apollo Quiboloy? Kung ginagawa ni Senator Risa Ontiveros ay sa tingin ko hindi dapat. I don't think na dapat din gawin ito nitong si Senator Robin Padilla. After all, they are there to ask question, to verify the veracity ng information na sinasabi, kung meron bang katotohanan, alamin kung meron bang katotohanan yung sinasabi po ng mga di umano'y biktima na ito. Pero hindi eh. Mistula siyang naging resource person. Part ng pagiging resource person, syempre, ang ipinandigan ang paniniwala mo sa isang pangyayari o sa isang tao. At ganun po yung ginawa dito nitong si Senator Robin Padilla. Pastor Quiboloy, magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ayan, hindi naman natin ako po ay, alam mo Senator Robin Padilla. Out of line. Hindi naman namin hinahangad kung namalaman eh kung nakakatulong ba sa usaping pangkapayapaan si Apollo Quiboloy o hindi. Wala po iyang kaugnayan diyan po sa hinihir nitong si Senator Risa Ontiveros. At hindi mo na siguro kailangan sabihin dahil yung mga tao naniniwala rin naman yung iba na somehow nakatulong talaga para po sa usaping pangkapayapaan itong si Apollo Quiboloy. Pero ang tanong, yun kaya talaga ay napakasinsir kasi sinasabi ng mga biktima dito na siya po ay lapastangan ng gahasa di umano at ng human trafficking. O, kung totoo yung sinasabi ngayon ng mga biktima, eh malabo pong naghahangad talaga siya ng kapayapaan. Kasi ang kapayapaan, kapalit po ng kapayapaan ay ang kalayaan ng bawat isa na magawa ang mga bagay-bagay na inaalaw po ng ating batas. At yun ay hindi ginawa nitong si Apollo Quiboloy kung ang pagbabasihan po natin ang testimonya nitong mga biktima. Sapagkat sila po ay pinuwersa para gawin ang mga bagay na ayaw po nilang gawin. Gusto po nilang mag-aral pero hindi po sila pinag-aral. Gusto po nilang umuwi sa kanilang pamilya pero pinigilan po sila. Worst, ang sinasabi, tinatakot pa sila na maaaring merong hindi magandang mangyari sa kanila katulad po ng nangyari sa ilan ng mga bumaklas dito po kay Apollo Quiboloy. Ay, hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera. Yan, di ba? Pastor Quiboloy. Ini-establish niya na si Apollo Quiboloy hindi nang hingi ng pera sa kanya. Ang parang gustong palabasin dito nitong si Robin Padilla, kung sa kanya hindi nang hingi ng pera, how much more na yung mga walang kakayan hihinga ng pera nitong si Apollo Quiboloy? Parang nilologic niya ngayon yung tao. Ginagaslight, I should say, nitong si Senator Robin Padilla ang publiko para palabasin na kung sa kanya nga na mayaman, kilala, na may kakayahang magbigay ng pera, hindi siya hininga ni Apollo Quiboloy, paano pa kaya yung mga wala namang kakayahan? Lalong sa paniniwala marahil nitong si Robin Padilla, hindi din hihingan nitong si Apollo Quiboloy. Pero hindi po ganun kasi ang nadinig natin. Sila po ay pinapwersang mamalimos. Kapag sila po ay hindi nakakaabot doon sa kota nila, sila po ay sinasaktan. In short, kinakampihan ngayon nito pong si Robin Padilla, itong si Apollo Quiboloy. Ika nga po sa English, not even once.
At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita. Yun ang mali mo, Senator Robin Padilla. You are Senator of the Republic. You are not just an ordinary citizen. You are not a resource person. Diyan po sa pagdinig na yan. Maling-mali po yung ginawa mo, Senator Robin Padilla. Hindi po kami tanga para hindi alam kung ano ang dapat sabihin ninyo at gawin diyan po sa Senado. You are acting like you are a defender nitong si Apollo Kibuloy diyan po sa ginawa niyong pananalita habang katabi ninyo itong si Risa Ontiveros. Kaya titig na titig sa kanya si Risa Ontiveros. Oh. Tingnan niyo yung gesture nitong si Risa Ontiveros. Naka-close ang kanyang dalawang palad at parang kung titingnan niyo yung mga ugat dito sa screen ha, ng kamay nitong si Risa Ontiveros, naglalabasan, maaaring nanggigigil po siya sa sinasabi nitong si Senator Robin Padilla. Kasi hindi po, dapat hindi ka po nagpahayag ng mga ganyang kataga. Hayaan mo yung mga kasama ni Apollo Kibuloy ang magtanggol sa kanya. Na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam ito, niyo po. Ito ang pinakamasaklap. Napapailing na si Senator Risa Ontiveros. Ano? Hindi ko kinakampiyan si Risa Ontiveros. Hindi ko rin kinakampiyan si Apollo Kibuloy. Kung sana tama at dapat doon tayo mga tol. Pero napapailing na si Senator Risa. Kasi maling-mali yung sinasabi dito nitong si Robin Padilla. Now, dito na siya pinakamali. Para palabasin niya na para lamang magsabi ng katotohanan ng mga ito, alisin, huwag magtago sa likod ng pagtatakip sa kanilang mga mukha. Ano yun? Para kang hindi senador, Senator Robin Padilla. Hindi porket nag-aakusa ka, haharap ka sa publiko at i-reveal mo na kagad yung iyong identity. May kanya-kanyang sirkumstansya na pinagdadaanan ng tao. At hindi mo alam kung gaano ang nararamdaman nilang takot kaya ayaw nilang magpakilala sa harapan ng publiko. Ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba yung magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Ikaw yun. Huwag mo silang igaya sa'yo. Hindi porket sila'y nagtatago sa likod ng kanilang mga muka, wala na silang karapatan sabihin ang kanilang mga naramdaman at naranasan. Senator Robin Padilla, tandaan mo, hindi yan korte. That is hearing in aid of legislation. At hindi mo pwedeng diktahan ang mga yan at o isuggest man lang sa kanila na alisin ang takip ng kanilang mga mata. Kaya nga ako, hindi ako nagre-react dun sa mga testigo nitong si Senator Amy Marcos eh. Kasi alam ko yung proseso. Diba, merong mga testigo si Senator Amy Marcos, ayaw niya rin ipakita, ayaw nila ipakita yung mga mukha. Merong nagpakita, merong hindi nagpapakita. Hearing lang to eh. In aid of legislation, hindi po ito sa korte. Pero pagdating sa korte, lahat ng mga nagtatago ang mukha na yan, malalantad yan sa harapan po ng huwes. Makikita po yan ng huwes kung sino-sino sila. Huwag mong i-demand dito sa pagkakataon na ito na itulad nila ang aksyon nila katulad sa iyo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila
puro ka bida ka na naman. Wala kang pinagkaiba doon sa, walang pinagkaiba ang sinasabi mo ngayon dito sa naging testimonya mo kung saan nagalit ang tao sa iyo eh. Naalala po ninyo yung testimonya niya ay yung kanyang pananalita, usap, ito pong si Secretary Gibocho Doro. Last year, hinihiring po kung ano yung nangyari sa pagitan po ng Coast Guard at ng China Coast Guard. Sinasabi niya doon na siya'y bida, pumunta siya sa Spratlys Island, bla bla bla, sa Ayungin Shoal, nagatid ng tulong, hindi siya hinarang ng China Coast Guard. At parang ganito rin yung sinasabi niya ngayon, bida na naman siya. Senator Robin Padilla, hearing po yan in aid of legislation. Hindi na kinakailangan kung ano yung nalalaman mo, ilagay pa doon sa notes ng Senado. Kasi kayo na yung mambabatas eh. Alam mo na kung ano yung nasa isip mo eh. Ang purpose ng records nyo ay para malaman ng mga kapwa mo senador kung ano yung sinasabi ng mga tao dyan na makakatulong para po kayo ay bumuo ng pulisiya. At kung ano man yung nasa isip mo, okay na yon. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa harapan ng publiko. For what? For grandstanding lang? At para isegue doon sa tunay na issue na itong si Apollo Quiboloy ay pinagbibintangan ng paglapastangan sa karapatan ng kapwa po natin Pilipino? At nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila ay naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapaligan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Wala kang pinapanigan. Pero sinasabi mo kung gaano kabuti si Apollo Quiboloy. At ngayon, pinalalabas mo sa harapan ng publiko na yung mga testigo nagtatago sa takip ng kanilang mga mukha. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa yan at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Inaharap nga nila. Ang problema, ayaw humarap ni Apollo Quiboloy. Nauunawaan mo ba yung Senator Robin Padilla? Inaharap nila. Meron po present dyan. Nagsalita yung lalaki, umiiyak pa. Dahil yung kanyang kinabukasan nasira dahil kay Apollo Quiboloy, di umano. Ang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Huwag ganon, Senator Robin Padilla. Masyado mong minamaliit ang mga tao na yan. Senador ka, dapat pinoprotektahan mo nga ang kanilang kaligtasan. Tapos sasabihin mo ang ganyang mga kataga. Tingnan mo, gigil na gigil oh. Yung kamay nitong si Senator Risa Ontiveros, naglalabasan yung ugat. Marahil nakaganon yun, no? Nanggigigil. Alam niyo yung pagkagigil tayo, tapos hindi natin mailabas yung galit natin. Oh. Dahil yun po, ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po, maraming salamat po. Hindi kami nagpapasalamat. Kasi sa totoo lang, Senator Robin Padilla, yung mga binitawan mong salita, hindi po yun tama sa aming pananaw bilang observer dito po sa nangyaring hearing dyan sa Senado. Hindi katanggap-tanggap bilang isang senador na parang ikaw ay magtatalumpati sa harapan ng hearing at sasabihin mo kung gaano kabuti si Apollo Quiboloy at ibibida mo na naman ang iyong sarili, tapos parang mistula pang pinupulaan ang mga testigo dahil sila po ay hindi nagpakita ng mukha. Ay, nagkamali talaga ako sa pagboto sa iyo, Senator Robin Padilla. At hindi ko na po uulitin yan sa darating na 2025, hinding-hindi po ako boboto ng mga pro-China candidate sa 2025 at sa 2028. Tama na po ang isang pagkakamali ko na ibinoto ko itong si Robin Padilla. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Di na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito.
Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako dito magtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortega. Siya po yung review director at owner ng Ortega Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortega Review Center. Maraming salamat sa inyo, mga tol.